paano po ba magbago? How can you change? Paano mo babaguhin ang ugali? Paano natin babaguhin ang ating sarili? Naiiwan natin ang ating mga bisyo, ang ating masamang ugali, ang ating kasalanan. Napakahirap kasi na magbago. And to tell you honestly, a lot of people are also messaging me. Isa po ito sa paulit-ulit din na minemessage po nila, tinatanong sa akin, Father, paano po ba ako magbabago? And I think the gospel reading for us today gives us an insight on how to change for the better. Ito pong salita ni Jesus ay nakapatungkol sa mga Pariseo, eskriba. But I think Jesus is also talking to us, teaching us how can we change for the better. Mayroong tatlo na kailangan nating gawin para tayo ay tuluyang magbago, para sa mabuti at para sa mas banal. The first is, we have to stop our old ways. The second is, we have to try new and good things. And third and lastly, we have to have a good company. Ang una, para ikaw ay magbago, kailangan mong hintuan yung dati mo nang ginagawa. Have to stop your old ways. Anong sabi po ng Panginoon sa Ebanghelyo? Walang magsasabi na masarap ang bagong alak kung siya ay nasanay sa lumang alak. While a person is immersed drinking old wine, that person would prefer the old rather than the new. Para magbago ka, kailangan hintuan mo yung pagkakababad mo, pag-inom mo, pamumuhay mo sa luma, doon sa dati mong ginagawa. You have to stop doing your old patterns of behavior. Habang ikaw kasi ay nakababad dito sa nakaugalian mo, kahit paano kapag sabihan, hindi ka magbabago. Kahit na gusto mong magbago, hindi ka magbabago. Dahil hinahatak at binabalik ka dun sa nakagisnan mo. Kung gusto mong magbago, kailangan mong ilayo ang sarili mo sa mga okasyon o sitwasyon na nag-uudyok sa'yo, na gawin mo yung kasalanan o yung tukso. Paano ka titigil sa online sabong kung panay ka naman nandoon sa betting station? Paano ka magpapakapayat kung panay ka naman nag-i-stock ng pagkain sa rep? Paano ka titigil sa panonood ng malalaswa kung panay mong binubuksan ang internet at hinahanap mo ang mga masasamang panoorin? You cannot change if you expose yourself to this situation that pulls you to do that sin. Para makapagbago ka, kailangan mong alisin, ilayo, putulin ang iyong relasyon dun sa bagay na yun. Stop that old way. But the second is, pagkatapos mong hinintuan, you have to try new, good, and better things. Hindi ka rin makakapagbago kung wala kang mahahanap na pangpuno dun sa dating ginagawa mo. Sabi ng Panginoon, you have to try the new wine. Kailangan mong tikman yung bago, yung mas mabuti, yung mas maganda. Hindi natin masisisi ang mga nalululong sa sugal. Hihinto sila, anong libangan nila? Wala. Pinapahinto mo, pero wala naman tayong ipinapalit. Ang isang obese, matabang tao, gusto mong pumayat yan, kailangan mong palitan yung kanyang ginagawa na katakawan. Imbis na junk food yung kinakain niya, ba, healthy na. Imbis na natutulog lang siya o nanunood, ba, ngayon active na, nag-gym, nagbabike, nag-exercise.
can we convince people to change if we do not offer something new, good, and something better? Before you convince them to change, be prepared to offer them something a lot better. But third and lastly, we have to have good company. Kailangan po natin ang mga mabubuting kaibigan. Dahil kung mag-isa ka lang, hindi ka magtatagal sa pagbabago mo. Napakarami, sabi nila, magdadayat na ako, magpapakapayat na ako. Paano siya magpapakapayat kung siya kumakain ng gulay habang yung pamilya naman niya kumakain ng chicharon, kumakain ng sisig? Hindi siya makakapagtagal habang tinitiis niya na maging healthy yung nasa harap niya, unhealthy. Kung gusto mong magtuloy-tuloy ang pagbabago ng isang tao, kailangan meron siyang katuwang, kailangan meron siyang katulong, kailangan meron siyang kasama. Dito pumapasok ang ating Panginoon. We are reminded that Jesus always accompanies us. At pag si Jesus ang kasama natin, alam natin walang bagay ang imposibleng gawin. And when we have Jesus in our company, we are sustained, we are strengthened, and we are given joy. Dahil siya ang pinagmumulan ng tuwa at saya. Kaya nagtataka, itong mga tao, bakit hindi kayo nag-aayuno? Bakit kain na kayo ng kain? Inom na kayo ng inom? Eh, masaya sila eh. Kasama nila si Jesus. If you are focused on Jesus, it is impossible to be sad. Tandaan niyo po yan. Kung ang buhay mo diretso lang sa Diyos, imposibleng maging malungkot. Pero bakit nalulungkot tayo? Kasi kung saan-saan ang tingin natin, tinitignan natin ang utang natin, tinitignan natin yung mga opinyon ng ibang tao sa atin, sinisiraan ako, masasama yung mga sinasabi nila sa akin. Tinitignan natin yung sakit natin, nanghihina ako, malapit na akong mamatay. But if your focus is straight on the Lord, it is impossible to be depressed, to be sad. Alam niyo po yung dahilan daw kung bakit mayroong mga taong na-addict. The number one reason is because of loneliness. Pag ang isang addict nagkaroon ng mabubuting kaibigan, hindi na magdra-drugs yan, hindi na iinom yan, hindi na siya magbabalik dun sa kanyang kinaa-addictan. Bakit kaya mayroong mga nambababae o mayroong mga nanlalalaki? Kasi hindi na sila masaya sa relasyon nila. Pero kung masaya ka dun sa relasyon mo, you will never think of separating yourself from your husband, from your wife. Ano po yung feeling nyo pagkasama mo yung mga tunay na kaibigan? Tingnan nyo po. Parang ayaw mong matapos yung inyong pagsasama, yung inyong kwentuhan, yung usapan nyo, makita mo, ah, hating gabi na pala, kanina pa kayo nagte-text, kanina pa kayo nagbibidyo ko. Iba ang tuwa at saya ng pagsasama na kasama mo ang mga mabubuting tao, mga taong concern sa'yo, mga taong minamahal ka. Yan yung pangatlo at pinaka-importante sa lahat. Ang tao na gustong magbago, tuloy-tuloy ang pagbabago niya pag meron siyang katulong, kasama, kaibigan sa kanyang pagbabago. Hindi po madali ang magbago, pero magiging mas madali ngayon kung gagawin natin itong tatlo. Stop your old ways, try new, good, and better things. And thirdly, to have good friends, to have good company, and remember, our greatest friend is Christ.